Makikita sa video na ito ang paghabol ng team ng MMDA sa isang motorsiklo dahil ito ay sinita sa kadahilan ng may lola nitong dalawang bata at isang adult na babae, at sa halip na huminto ito ay nakipaghabulan pa sa team ng MMDA. At makikita rin natin dito sa video na hindi talaga hihinto or hindi pa uhuli itong driver ng motorsiklo. At ito ay may balak pang mag-U-turn. At ito nakapag-U-turn na yung motorsiklo at hinabol pa rin ang team ng MMDA. At makikita dito sa video ang pag-iwan ng driver sa kanyang pasahero. Alamin na lang natin dito sa kasama at na-captured. Kasama mo? Mama, tanong ko lang, ano yung po ba yung talaga yung nasakyan nyo? Habal-habal o? Habal-habal? So hindi nyo kano-ano? O sige, maraming salamat ha. Ay, ito yung driver, nahuli pala. Ito natin malalaman. Hindi ba inisip yun? Hindi ba naisip yun? Natatakita na kayo ng misis mo eh. Ayaw mo tumabi. Kanina, pinapag-usapan ka ng kape. Diba? Anong ginawa mo? Tumal na kita kung makakalun na. Kahit na wala kang lisensya. Kahit na wala kang lisensya. Pinag-uusapan natin doon, buhay. Buhay ng dalawang anak mo sa kanakasawa mo. Magpapahaboy ka sa amin ng ganon? Ano ba nangyari sa inyo? Pinapatid namin. Pinapatid namin para magpa-check up. May sakit pa pala, tapos ganun ka. Wala ka lisensya, di ba? May kapit ba yung motor mo? Asaan? Asaan? Asaan yung motor? Paano pag nakuha namin na meron na nagsalita, na nagsalita na hindi ka kaano-ano? Hindi, kaya kung niyo ako, sir. Anak ko po talaga yun, sir. Eh, sige, review natin yung ano. Review natin. Kunin mo muna yung papel mo, impound namin. So yun mga kabayan, eh ayon sa babae kanina, nasakay ng habal-habal. Ayon sa kanya, ay hindi niya kaano-ano yung lalaki. At nakasakay lang siya dahil nga habal-habal. Ngayon, ayon naman sa lalaki na sina Kenya, ay living partner niya or asawa niya. So meron naman tayong katunayan dito sa ating video na talagang habal-habal siya. At bukod sa habal-habal yung motorsiklo, ay wala pa palang rehistro. Magandang araw sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa Manila at nasa kahaba ng Radial 10 or Mel Lopez Avenue. Sa operation ngayong araw ay pinamumunuan ni Sir Gabriel Bo, ang head ng Special Operation Group ng MMDA. At ito, nasa kahabaan tayo ng Radial 10 or Mel Lopez Boulevard. At ito, yung island ay ginawa ng parkingan nito. Itong nakikita nyo construction dito ay Salex. Sir, ito po yung towin nyo. Hindi po yan nakikita araw-araw. Ayun lang po talaga. Maliligo po ako alis ng kami. Pero bangot po kasi. Opo, ano ba po po namin? Isang banot po nakalagay yan. Opo. Opo. Sige po. Ano lang? Sige po, wala pong
Kinukuha yung mga kanilang paninda, kundi yung patungan ng mga kinukuha. Nasa Barangay Capulong tayo at sakop ng Maynila. Para sa ating mga pedestrian po. Tumatanggap rin po kami ng mga written reports or written complaints sa concerned citizen. Hindi naman po namin ilalabas ang inyong identity. And kami naman po, as our responsibility, pag nakatanggap kami ng complaint, we do our due diligence. Sinecheck po namin ito, sinesurveillance po namin ito, at kino-coordinate po namin to make sure na ang ating operasyon ay maging maayos and wala pong maging kumbaga problema comes to implementation. Sa mga reports po, pwede rin po kayo magpadala ng mga litrato or even videos po, no? Dahil itong mga litrato ito, it will also add up as a reference sa ating mga operation. Huwag po kayo mag-alala, sa ulitin ko po, hindi naman po namin ilalabas ang inyong identity po. Maraming salamat, Sir Gab. Maraming salamat din po. Ang buhay po kayo. God bless. Mga nagtatanong kung magkano ang fine ng walang helmet dito sa MMDA ay 15, yung mga hindi naman naka proper attire katulad dyan naka chinilas additional 500. Marami dito meron pang naka kadina. Bukod sa illegal parking, i-check na lang yung mga dokumento nito kung mga may papilis nga ba. So ito confirm, lahat mga walang kaukulang dokumento o papeles, isasampa na yun sa tow truck. Ayon sa napagtanungan ko dito, pabor sila na maalis ito dito. Dahil yun na nga, dahil sa naamoy ko, hindi kaanya-anyaya. Ginagawa raw nila itong kumplihan, lalo na sa gabi. Ayan, malinis na. Nasa ilalim tayo ng NLEX Harboring, papunta ng Maynila. At ito naman, papunta ng Navotas. Yun. At yung paliko na yan, papunta na ng NLEX. At dito, ginawa ng parkingan dito sa pinaka service road. Hello.
papasokin pa rin tayo ng NLEX, Harboring, papunta na yan ng North Luzon Expressway, ito papunta ng Manila. At ito na daanan ng team, lahat ticket ito. May nakalagay dito sa unahan na bawal pumarada. Ayan. Ang haba nito. Itong mga trailer ay ibang rehistro sa kanyang head. Kaya matitigitan ito. 2,000 rin ang multa katulad sa kanyang head. Ngayon, mayroon pa itong additional charge pag tumos mo sa impounding area.